Hello guys, good morning. Nanata dire sa Tabuan. Parking na itong motor. Ngayon ang parking area sa Tabuan dire sa Katipunan. Ngayon doon o. Display ng mga prutas at maraming mga gulay. Doon tayo bibili. At saka yung mga pizza, cabbage. Pinakpakan na nila. Hindi na ipapakain sa mga alaga natin na mga manok. Doon tayo bibili at saka yung kalabasa at papayas. Papaya. Let's go! Bring it down, go boom! Labo ta dire mga kasamo sa Katipunan. Ipatawa na to sa ato ang mga kasamo. Mga rejik-rejik. Kalabasa. Papayas. Saka repulyo. Repulyo na pinakpakan. Yun ang bibili natin para ipakain natin sa ating mga alaga. Kalabasa. Banget. Balik ko tayo kapayas. Pila man ni boss. Bain ko lang ang kilo. Kani? Cute mo kayo. Cute siya kayo. Moro po niya ka nagkuon niya. Hindi po niya nagkuon. Moro niya gingon niya Bisaya, gini. Bisaya. Bisaya. Iksa manok, basa gagma, Bisaya man. Kani, tanahan. Mira. Ata sa Tabuan. Ilang kilo na? Ilang kilo? 100. Ha? 100. Ilang buk? Ilang buk? Dispito to na eh. Asin ko na lang yan. Palit pala ko. Tanggal. Bayan ako, Bish. Balayar ka na ako, Bish. Bayan ako, Bish. Thank you.
Damay mo gano'n siya. Huwag ka naman tumang kilo kung kamay kayo. Hello mga kasamo, dara. Katong napalit. Cabbage. Ito ang papakain natin sa ating mga lagang manok ngayon. Tsaka ito, kalabasa. Kalabasa, ayan. Tsaka papaya. At pipili rin tayo ng isa na papaya, kalabasa. Mura lang, tag 20 per kilo. Ayan. Tapos na po tayo mamili at uwi na tayo. Uwi na tayo kasi chap-chapin pa natin to. Linisan. Kailangan po natin tong linisan. Ng konti. Saka bumili rin tayo ng kalabasa. Saka papayas. Ito po ang napakain natin ngayon. Hindi lang natin pakainin sila ng fruits, kundi ito din. Hello mga kasamo, good morning. At Sunday po ngayon. At galing na po tayo sa Tabo. Pumunta po tayo doon kasi bumili tayo ng mga cabbage na pinakpakan at saka kalabasa, saka papaya na din para sa ating mga alaga na kasamo. At ang totoo lang, sa pag-aalaga talaga ng mga manok, hindi talaga natin ipupuro lahat ng commercial pellets o feeds ang ating ipapakain. Kasi malaki po ang epekto sa ating mga alagang manok pag palagi natin ipapakain ay ang feeds. Kung matatandaan nyo at yung maobserbaran nyo, pag magbe-breed kayo, pag laging feeds ang ipapakain nyo, marami po talagang itlog na walang lamang sisiw. Pag palagi kayong... Hello mga kasamo, good morning. At Sunday po ngayon. At galing na po tayo sa Tabo. Pumunta po tayo doon kasi bumili tayo ng mga cabbage na pinakpakan at saka kalabasa, saka papaya na din para sa ating mga alaga na kasamo. At ang totoo lang, sa pag-aalaga talaga ng mga manok, hindi talaga natin ipupuro lahat ng commercial pellets o feeds ang ating ipapakain. Kasi malaki po ang epekto sa ating mga alagang manok pag palagi natin ipapakain ay ang feeds. Kung matatandaan nyo at yung maobserbaran nyo, pag magbe-breed kayo, pag laging feeds ang ipapakain nyo, marami po talagang itlog na walang lamang sisiw. Pag palagi nating ipapakain ang commercial pellets at saka feeds, kailangan talaga nating haluin. Kasi sa matagal ko nang nag-aalaga ng manok, na obserbaran ko na talaga kung ano ang maganda at kung ano ang hindi maganda sa ating mga alagang manok. Naobserbaran ko talaga yung palagi akong nagpapakain ng feeds at saka pellets, sa lalo-lalo na pag nag-breed.
minsan ang itlog na walang laman, kalahati. Kalahati po ang walang laman, kalahati po ang mayroon. Kaya, inobserbaran ko na papakainin ko sila ng mga ganito na pagkain, ng mga DIY na pagkain, may mga itlog na maganda at saka marami na po ang mga itlog na may mga lamang sisiw. Kasi pag palaging pilits, lalo-lalo na pag magpa-palaki tayo sa kanila, yung mga inahay natin, kasi pag galing yan sa ano sa paglimlim at pag-alaga sa kanyang sisiw, hindi yan masyado makakain. Kaya ang ginagawa sa iba, pinapakain nila ng pilits para madaling lumaki at madali ring magpasampa. Pero ang totoo, hindi yan natin ugaliin na pag magpalaki tayo ng mga alaga natin, ay ipuro natin lahat ng pig. Papakain natin lahat sa kanya ay pig. Hindi talaga maganda sa kanya. At dapat talaga kalahating pig at kalahating DIY na pagkain. Katulad ng binibili natin kanina dun sa ano sa Katipunan, nagtabo tayo doon, bumili tayo ng kalabasa, pitay at saka papaya, at may pinapakain din ako sa kanila na ano na saging na saba, at maganda rin yan sa kanila. At ipapakita ko rin sa inyo kung ano ang ginagawa ko pag mapapakain ako sa mga alaga nating samo. Yan, kung makita nyo, kumakain na sila. Yan po. Dito natin nilagay. Yan. Kainin nyo sila ng kalabasa. Saka silang kumain. Saka mag-chop-chop rin tayo dito. Saka rin silang kumain ito. So, ang ginagawa ko dito sa aking mga alagang manok, sa mga alaga natin sa amo, minsan pinapakain ko talaga ng ganito. Kalabasa, pampurga po yan, maganda po yan pampurga. At saka kapayas, panglinis ng kanilang mga bituka. Maglagay tayo dito sa ano sa pakainan nila. Lagyan natin muna dito. Lagyan natin ito. Ito na talaga ang hilig ko sa pag-aalaga ng mga samo. Sa ating pabo din, ito din na ipapakain natin. Magpapakain tayo sa kulungan.
Tingnan nyo, malakas lang kumain ito. Itong IG tali natin, pakainin natin. Yan. Malakas lang kumain, basta ganyan. Yung IG tali natin. Lagi na lang siyang ganyan. Pag may babae. O, pinapakain niya una yung babae. Saka lagyan rin natin yan ng kalabasa. Yan. Saka dito din sa ating ano, sa pinapakondisyon na babae, lagyan din natin. No, makas na kumain yan. Naubos na nilang kinain yung ano, yung buto. Lakas lang kumain yan pagkalabasa. Pakainin din natin to. Yan na. Yan. At dito sa tanaka natin, pakain din yan sila. Malapit na nilang maubos. Yan o. O, muna tayo. Yan natin. O. Yung babae. Lakas kumain. Saka din yung IG Tanaka natin. Lagyan din natin yung IG Tanaka. Ito po ang DIY. Pwede rin naman natin haluan ng ano, yung mga kanin na natira. Tapos ito. Yung nilagyan ko na yan ng kalabasa, ang kinain na nila. Yan, konti na lang. At saka lagyan din natin ito. Kakainin yan sila. Mainam talaga sa kanila pag ganito at papakain yung minsan. Yan. Dito. Ito yung papaya. Papaya din, ipapakain din natin yan. Paubos muna natin yung ano, yung kalabasa. Saka ang pabo natin, na lagyan din natin. Lakas itong pabo kumain. Dito po yung pabo natin, oh. Mga kasamo, mahalaga talaga yung papakainin natin sila ng DIY minsan. At saka hindi lang yung puro feeds. Kasi maobserbaran mo talaga yung mga inahin nyo pag mangingitlog na. Pag lagi nyo pinapakain ng feeds. Doon mo makikita yung epekto ng pagpakain mo ng feeds sa palagi sa kanila. Lalo lang pag sa mga breeder natin. Kasi ang pagpapakain po ng feeds, malakas po yan magpapaitlog ng ating mga alagang manok. At kaya rin nilang mag-produce ng itlog kahit walang lalaki na o wala ang tandang. O yung lalaki manok kahit wala. Kahit hindi sila masampahan, basta papakain niyo lang palagi ng feeds, mangingitlog yan. Kaya ang kailangan lang natin dito sa pag-aalaga ng mga ganito na manok, papakainin, hindi lahat feeds ang ipapakain natin. Papakainin din natin sila ng mga DIY. At lalo na sa mga, mura lang naman to sa mga market na hindi na naibinta. Binili natin,
doon sa ano sa Tabuan, 20 per kilo ang kalabasa, at saka yung papaya naman 30 per kilo. At saka yung ganito naman, ganito, pitsay, cabbage, ito 15 per kilo lang po to. At saka nagpapakain din ako ng ano, ng mga saging na saba, ito. So, naubos na nila at may malaki pa tayo dito. May iba pa. Hindi pa nila naubos. Para makaproduce tayo ng ganito kadami na mga sisiw. So, 65 pieces po to. Yung mga sisiw ko noong pangatlo kong harvest. At sa awa ng Diyos, naubos naman, naubos lahat. At wala na akong natira. Ang natira ko na lang itong 5 pieces na 1 month old. Ito lang po ang natira. Ito lang po. Ito lang po ang natira natin ng mga sisiw. 5 piraso na lang po ito ang natira. Tapos hindi ko na lang po ito ibinta kasi white po ito. Basta obserbaran nyo na lang. Kung bago ka lang nag-aalaga ng mga manok, at ganitong mga klase ng manok, maliban lang yun sa ano, sa mga boiler, saka ginagawang kal, yun, feeds ang pinapakain nila noon kasi, pag feeds kasi, makuproduce yan sila ng itlog kahit walang laki, walang lalaki at saka walang tandang. Saka hindi naman natin yan igagayahin, yung mga kal at saka yung ano, yung boiler. Kasi yung mga manok natin dito, may binta natin, hindi po itlog ang ibibinta natin, kundi ang mga sisiw. Ito po talaga ang pinapakain ko minsan sa mga alaga ko. Malakas naman silang kumain, lalo na sa papaya, yan o. Pag magugutom sila, kumakain lang. Pag maglagay kayo ng kalabasa, huwag nyo nang kunin yung mga buto niya. Diretso nyo na lang pakain sa kanila kasi yung mga buto, pampurga yon. Pati na yung, ano, yung papaya, yung kapayas. Huwag na natin yung kunin yung mga buto. At saka yun lang po ang tip ko sa inyo sa pag-aalaga natin ng mga manok para makaproduce sa'yo ng maraming sisiw. Ganito karami. Kasi matagal na po akong nag-aalaga ng manok na obserbaran ko na yung mga ano ang dapat gawin. Halos mga 7 years na po akong nag-aalaga ng ganitong manok. Nag-start po ako sa ano, sa native, tapos Soluano. Tapos nag-Rhode Island ako. Parang hindi naman masyadong maibinta ang Rhode Island kasi medyo marami na kasi ngayon dito ang nag-aalaga ng Rhode Island. At nag-change po ako ng inaalagaan. Nag-aalaga na po ako ng samo at saka pabo. Yung pabo naman, marami naman ang bumibili dito kasi wala naman masyado dito ang nag-aalaga ng pabo. At saka ang samo naman, wala naman masyado dito ang nag-aalaga ng samo. At minsan yung mga bumibili sa akin naman sisiw, bumili po sila para pang-upgrade sa kanilang mga alagang manok. Nag-aalaga sila ng ano, para pangkatay lang sa kanila ba. Nag-aalaga sila ng Rhode Island. Pinocrossbreed nila yung babae na Rhode Island. Pinocrossbreed nila sa Samo para lalong lumaki. At yun ang ginagawa nila. At yung iba naman, bumili sila dito at mag-silik para gawin nilang pang-shoe type. At kung gusto nilang kakatayin yung mga anak, pwede rin. Kasi
Yung iba kasi, ang tinitingnan nila, hindi naman ang kalakihan, ang tinitingnan nila yung kulay. Kung maganda ba, kasi yun ang ipang show nila. At yun lang po. At salamat po sa panonood at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at hit the notification bell para sa susunod kong mga video. Ma-update din kayo at makakuha rin kayo ng mga tips tungkol sa pag-aalaga ko ng mga samo dito sa aking yard.